Hello everyone, my name is Coach Jeffrey Figueroa, former national team player and former national team coach. So for this video, ginawa ko tong video na to para i-expose sa inyo at i-decode kung paano pala ni Lee Dae-hoon sa pakikipaglaban, paano kanyang mentality, strategies, techniques, kaya siya nagdo-dominate sa kahit anong tournament and whoever the opponent is. So first na observation ko kay Lee Dae-hoon is yung paano niyang nakukuha yung kanyang rhythm to the highest level agad is using the press and defense. Inidepensahan niya muna yung kalaban once nape-perfect niya na yung timing and rhythm ng distance niya, nakukuha niya agad yung peak level ng kondisyon niya. So paano nga ba yung mataas na kalibre ng depensa ni Lee Dae-hoon? I call this shoulder-based defense. So, nakikita nyo, ang unang abilidad ni Lee Dae-hoon para ma-perfect niya itong depensa na to is yung eye-to-eye contact. Dahil doon niya binabantayan yung unang move kung anong aura makita niya doon. Relax man o alerto, pinapakiramdaman niya kung kailan yung first move para sa ganun, hindi siya maiwan sa bilis o ma-out of smart at masipa ng harapan. What else? Kahit naman naka eye-to-eye contact tayo sa kalaban, kita natin yung shoulder ng kalaban natin using our perimeter sight. So, kaya kung natin tinawag na shoulder-based defense, dahil yung bilang ng forward ng shoulder ng kalaban, eh yun ang nagsisilbing atake ng kalaban sa kanya. So, tinatapatan niya yun ng depensa, which is slide back. So, makita niyo rin, ginagamit niya yung hand parry. Kailan? Tuwing itataas ng kalaban yung paa, sinasabayan niya lang ito na parang high five. At gano'ng kataas? Kasing taas ng armor, kasi yun ang dinidepensa niya mismo yung spot ng sensor sa armor. What else? Kung ilan yung bilang ng shoulder, kaya 1:1, 0, hindi mo kailangan mag-slide back. Kaya nung nangyayari sa Azerbaijan fighter, kaya siya nag-struggle ng sobra. Stationary, nagpo-front leg siya. Stationary lang din tinatayuan ni Lee Dae-hoon. Pag isang forward, isang slide back. Double, double slide back. Triple, para maiwasan yung gamju, double slide back. And then, we'll use front leg cancel as alternative defense to para maiwasan yung gamju. So, sa ganun, makikita nyo naman kung paano nangyayari sa laban. Halos yung tuhod o yung shin nung Azerbaijan, nahahawakan na ni Lee Dae-hoon. At isipin nyo kung gaano kalakas yung pressure ng ganun na tinatayuan ka lang. And you will landing sa distansya na hindi komportable o hindi maganda yung sasapitin mo. Siyempre, pag lumanding ka kay Lee Dae-hoon sa kicking range, well, kakalinin mo yung counter niya. Either back leg 45, front leg 45, or roundhouse, punch, second kick, whatever man na ma-decisionan niyang saan ang open. What else? He knows what to do in every distance. So, perfecto na nga yung reflex at distance, pag-pressure at depensa niya. Alam niya pa yung gagawin sa bawat distansya kung paano siyang makakapuntos. So, unahin natin yung malayuan, which is I called safe distance, kasi hindi niyo maabot yung isa't isa. So, to be accurate, 2 to 3 steps, 1, 2, 3, before mapunta sa danger zone or kicking range. So, pag unang step pa lang, na-obserbahan ni Lee Dae-hoon na ikaw ay tutulog-tulog, gagamitan niya ngayon niya ng lightning speed attack o mabilis na atake ng sipa to get the point. Kapag ka, wala sa focus at maluwag ang guard ng kalaban. At kung saan man yan, open body, wrong side, right side, punching, second kick. Second situation na nangyayari kay Lee Dae-hoon kapag ang kalaban ay naka-focus fully guard sa pagdepensa, andun yung kanyang pag-anticipate and focus din sa depensa. Anong ginagawa niya? He knows na he don't need to waste yung kanyang effort and energy para pumira ng lightning speed o overcommitted na attack, kasi delikado nga namang sub-sub ka, lumanding, the opponent will counter. And you cannot defend yourself kapag ikaw off balance.
So ano ginagawa niya ulit kahit na i-review niyo pa yan? Lightning speed attack, I mean, mabilis man na atake, average man na atake, mabagal man na atake, basta naka-depensa ang maigi ang malaban. Ginagamitan lang ni Lee Dae-hoon ng mga feint kicks o kung sa boxing tawagin ito powing. Anong difference nito sa real kick? Ang real kick is to get a point. Ang feint kick o powing kick is to expose anong gagawin ng kalaban, defense or offense. He is educated na nawawala ang depensa at nag-o-open ang kalaban after defense and after offense. And one more thing, kapag ka busy-busy sa press, na nakakalimutan na yung pagdepensa sa sarili. Kaya niya ginagamit ang pag-press, fake, at feint kicks to pressure the kalab, to pressure the opponent, nang sa ganun, lumabas yung mga open spot, and then weaknesses, and then yung mga kapabayaan. At hindi sinasayang ni Lee yung sinasamantala niya para makakuha ng puntos. Again, pagtutulog-tulog, real kick na lightning speed. Pag well-prepared, he will use fake kick para he can counter the counter. Sample, kumbaga ano man ito eh. Science of ano man ito eh. How to get a point sa combating sport. Kung ilipat natin yan sa boxing, di ba? Kung napapanood nyo yung mga laban ng highlights ni Vasyl Lomachenko ng Ukraine, he will use powing to make the opponent cover the wrong spot at makita niya yung real target niya. Pop, 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 then atakihin niya. Okay? So, ginagawa din naman yung nilidin yun kung ililipat sa taekwondo. I'm sure nakita niya na ito. Ina-atake niya yung right side para lumipat doon yung cover and then nag-open yung rib cage which is wrong side. Kung sinisipa niya man ito, over that, may sa nag-open dito o sa punching o second kick. Minsan, headshot. Pagka yung distance, eh, may karapatan kang mag-headshot. Also, changing the forms of kicks. Straight, bending, double tap. So, yan yung kung maiakaling tulad sa diskarte ni Vasyl Lomachenko. Box the wrong spot para mag-open yung right spot. Well, another effective na nagpapa-champion kay Lee Dae-hoon is yung feint kick and then cross block bawe. So sa boxing, kanina natin mayaling tulad to sa pound for pound na si Floyd Mayweather is using the powing jab, 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 then pull out counter once na nag-retaliate kang mag-counter sa kanya. Even yung idol natin si ang bansang Kamaromani Pacquiao na biktima ng gandong pull out counter ni Floyd Mayweather dahil kahit sa combative sport, expose, then counter the counter. Okay? So, yun yung mga use ng mga powing kicks niya para makakuha ng puntos. So, again, nakikita niyo naman kung paano nag-struggle ng sobra yung Azerbaijan fighter. Wala siyang magawa kundi sumunod kay Lee Dae-hoon once na pinipressure siya ng pressing, faking, and powing. Then, napapasipa siya. And then, wala rin siyang magawa dahil wala siyang tinatamaan bukod sa pari o hangin dahil well-educated at well-trained yung ganung klaseng strategy and technique ni Lee Dae-hoon to expose the opponent's weakness. What else? Alam niya yung gagawin sa bawat distance. So again, 2 to 3 steps, safe distance. What's the next distance na mangyayari? Is the mid-range distance. Means one step before kicking range. The third one is the kicking range or danger zone. Yung mismong abot niya na ng sipa. Anong nakikita niyo dyan? Sipa siya or clinch or out kung ayaw mo. Worst thing na gagawin mo sa ganung klaseng danger zone na distance is stay right there and do nothing. For sure, yun ang reason or cause kadalasan kung bakit natatalo kayo. Natatalo yung mga ordinary fighters, average fighters. And then the last distance na napansin ko sa kanya is yung cover, more than kicking range, which is infighting. Paano masabing nasa infighting ka na once naabot mo ng kamay mo? So there's options what you should do. And there are other fighters na mas magaling sa ganitong klase ng
na pagkakataon. Like Jun Briseo. Okay? So in-fight, can kick the body, can kick the head. And yung opponent mo naman, once nag-in-fight, mabato agad, you can block. Of course, wala siyang depensa, can counter. I hope nakatulong sa inyo itong video na ginawa ko, naintindihan nyo yung strategies and techniques ni Lee Dae-hoon. May mga questions kayo, can comment, can comment whatever your question is. Tapos, abangan nyo yung next video ko sa ibang klaseng fighter naman. Okay? Bye guys!